Sabihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming saloobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at Apostol ni Hesukristo. Hinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito'y pinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at pinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak na pananampalataya, pinagkaloob sa ating lahat. Sumaiyo nawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas ni Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili na matatandang sa simbahan sa bawat bayan ayon sa itinagubilin ko sa iyo. Ang pipiliin mo'y yaong walang maaaring ipintas. Minsan lang nag-asawa. Ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng simbahan sapagkat ang pamamahalaan niya'y mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangan hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman, bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan,
may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, at marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag siyang nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalangat dito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagan pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikap, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilangang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa inyo o sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi nyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno
at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo na mayroong tatlong bahagi, narinig natin tungkol sa temptasyon sa nihinang pagkakasala, tungkol sa kapatawaran sa ikalawa namang bahagi, at sa huli tungkol sa pananampalataya. Pero yung tatlong ito ay lagi o hindi man lagi ay maaaring nakaugnay sa pagkakasala. At bilang tao, lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo merong kahinaan. At ang unang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, laging nandyan yung sanhi ng pagkakasala. Ibig sabihin, yung temptation laging nandyan. Sa ayaw natin at sa gusto, merong tukso. Sa ayaw natin at sa gusto, merong sanhi ng pagkakasala. Pero kahit merong sanhi ng pagkakasala, kahit merong tukso o temptation, ang desisyon na magkasala ay laging nasa atin. Ang desisyon na hayaan ang sarili na magkasala ay laging nasa atin. Pero kahit na tayo ay nagkakasala, tayo ay pinapatawad, ang mas masakit na pwedeng mangyari ay yung tayo yung pinanggagalingan nung pagkakasala. Kaya nga sabi ng ating Panginoon na kahit hindi mawawala, kahit kailan ang pagkakasala, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nun. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. At sinasabi doon ang pagpili ng leader na dapat tamang halimbawa. Sa ating buhay bilang Kristiyano, kung nais nating mapabuti, kailangan natin ng mabuting halimbawa sa ating buhay. At ang paalala sa ating unang pagbasa, hindi lang sa ating ebanghelyo, sa unang bahagi ng ebanghelyo, hindi lang natin kailangan ng mabuting halimbawa para mapabuti tayo. Ang kailangan din, tayo mismo ay yung maging mabuting halimbawa sa ating kapwa. At ang pagiging mabuting halimbawa ay ang pagiging hindi sanhi ng pagkakasala ng iba. Ang pagiging hindi sanhi ng pagkakamali ng iba. Dahil laging nandyan yung tukso. Pero mas masakit, mas pangit naman kung tayo mismo yung nagiging dahilan na magkasala yung ating kapwa. Pero kahit tayo ay nagkakasala, kung tayo man ay maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa o yung ating kapwa ang maging sanhi ng pagkakasala natin, sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, pinapaalalahanan dito, hanggat may humihingi ng tawad sa atin, patawarin natin. Hanggat tayo ay nagkakamali din, humingi tayo ng tawad, pagpapatawad. Hanggat may nagkakasala, in other words, ang dapat gawin, ang paanyaya sa atin, hanggat may nagkakasala, dapat may magpapatawad. Hanggat may nagkakamali, dapat may nagpapatawad. Pero ang nakakatulong sa atin na magpatawad, ang nakakatulong sa atin na maging hindi sanhi ng pagkakasala, ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. At yun yung hinihingi ng mga apostol, ng mga alagad sa ating Panginoon sa ikatlong bahagi ng ating ebanghelyo. Hindi lahat ng oras madaling iwasan ang tukso. Hindi lahat ng oras din madaling magpatawad. May mga oras na talagang mahirap labanan at takbuhan ang tukso. At maraming oras mahirap magbigay ng pagpapatawad. Kaya nga kailangan natin ng pananampalataya. Sa isang taong nananampalataya ng buong puso sa ating Panginoon,
na katulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo, kahit kasinlaki man lamang ng butil ng mustasa, ang pananampalatayang ito ay makakatulong sa atin sa maraming bagay. At kasama na doon ang hindi pagkakasala o ang maging hindi sanhi ng pagkakasala ng iba, ang maging mabuting halimbawa, ibig sabihin, at ang magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaan sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mag-alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay naming araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Martin, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-ana, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo
sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga nagyumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati
ka namin.